bakasyon na ng mga estudyante dito sa Egypt at ang susunod na pasukan ay sa October. Yes, October. Mahabang bakasyon. Kung nagtataka kayo kung bakit ganun kahaba ang bakasyon, huwag niyo akong tanungin. Kasi hindi ko rin alam. Nagtataka rin ako. Anong gagawin ng mga kabataan sa ganun kahabang bakasyon? Kapag may pamilya ka dito sa Egypt, isa sa mga magiging concern mo ay yung edukasyon ng mga anak mo. Kung saan siya papasok? Sa government school ba o yung tinatawag natin sa Pilipinas na public school? Sa private school or sa international school? Kapag public school, free. May miscellaneous fees pero hindi kamahalan. Ang kaso, lahat ng lessons ay sa Arabic. Unlike sa Pilipinas, kahit public, meron tayong English subjects. Pero dito, wala. Kaya hindi siya magandang option sa mga expats or foreigners. Sisters, guests, parents, and friends, I'm extremely delighted to welcome you all to the 2023-2024 Kindergarten Graduation Day. Kapag private school naman, maraming advantages. Katulad ng pwede silang mamili ng mga languages, English, French, Deutsch, at limited lang ang seats. Ibig sabihin, konti lang estudyante sa isang classroom, kaya nakafocus ang mga teachers sa bawat isang estudyante. Marami extra curriculum, pero dapat nakahanda ang mga magulang sa mga extra fees dahil nandiyan yung bigla-bigla na lang na may announcements like field trips, kids day, at saka party. Ang international school naman, napakamahal. Hindi siya practical para sa mga middle class. As a foreigner mom dito sa Egypt, ang fear ko noon ay kung paano makikipag-mingle ang mga anak ko sa ibang mga estudyante dahil hindi sila marunong mag-Arabic, as in zero. Please welcome KG1 girls. Kahit sa school admission interview, ang in-expect namin hindi siya matatanggap dahil may mga questions sa Arabic na hindi niya masagot. But thanks God, pagkalabas ng result online, isa siya sa mga na-admit at within less than 6 months natutong mag-Arabic ang anak ko. Reading, writing, and speaking. Ang nakakatuwa pa dahil maraming estudyante ang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil gusto nilang matutong mag-English. Wala ang fear ko na yun. Dahil dito sa Egypt, kapag nalaman nilang Egyptian ang anak mo pero hindi marunong mag-Arabic, negative ang reactions. Halos lahat ng nakakausap ko, sinasabing dapat marunong silang mag-Arabic. Paano sila makikipag-communicate sa public? Ganon yung mga sinasabi. Dahil hindi naman lahat dito marunong mag-English. Kapag pumunta ka sa supermarket, department stores, pharmacies, maliliit na shops, bihirang-bihira ka lang makakakita ng nag-i-English. Ang mahirap pa, kapag nalaman nilang foreigner ka, iniisip ka agad nila na hindi mo alam yung currency. Kaya minsan, kulang yung sukli o kaya doble-doble yung price na binibigay sa'yo. Na-experience ko yan many times. So ngayon, nag-aaral ng anak ko from scratch, ganun din ang ginagawa ko. Unti-unti rin akong natututo. Yeah.
stepmother and stepsisters relate and evil too. They were so jealous of her because she was very beautiful. Kaya kung iniisip ninyong mag-for good sa Egypt kasama ng inyong mga anak, take my advice. Plan ahead. Mag-search kayo ng school ng mas maaga, like 1 year ahead. Dahil ang bawat school dito ay may iba't ibang requirements na kasama ang Ministry of Education. Siyempre, kailangan ninyong i-consider kung magkano ang kaya ninyong bayaran taon-taon at yung distance ng school dahil mahal ang school bus dito, like 7,000 pounds. Malaki ang maitutulong kung may sarili kayong sasakyan. Ayan ang education dito sa Egypt. Sa susunod, i-update ko kayo kung ano na ang buhay ngayon sa Egypt. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo. Kung nagustuhan niyo yung video ko at may natutunan kayo, give me like. Have a good day! Bye! One more chocolate also?